I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do. Good morning, mga pre. Ayan, kamusta po kayong lahat, mga pre? Ayan po, papasok na naman po ulit tayo ngayong araw na ito ng Miyerkules, May 4 po, 9:30 po ng umaga. Ayan, gaya po na nasabi ko sa inyo ng mga nakaraang vlog natin, tapos na po yung Ramadan dito. So, back to normal duty na po ulit tayo. 8 hours duty na po ulit tayo ngayon, mga pre. Ayan, napapansin nyo, mainit na. Talaga pong tamak na ang init ngayon. Summer na po dito sa Kuwait ngayon. So ayan, mga pre, update ko na lang kayo mamaya kung ano yung magiging ganap natin, mga pre. So ayan, ingat tayong lahat, mga pre. So yun, mga pre, ayan, andito na tayo sa showroom ngayon. Panibagong araw po tayo ngayon at panibagong vlog na naman po. So ayan, mga pre, mamaya po ulit. What's up, mga pre? So ayan, andito na tayo sa loob ng main showroom natin. Ayan, kung nakikita nyo, pre, ayan, ayan yung mga unit natin. Ayan, mga appliances, kung nakikita nyo yun, mga hoods, blender, ayan, cooker, vacuum, coffee machine, ayan, mga pre, nakikita nyo, built-in oven, ayan, built-in oven 90 cm natin, yung panglinis ng mga machine natin. Ayan, ayan po tayo. Tapos dito sa kapila, ayan, mga pre, dito sa kapila, mga freestanding naman po yan, freestanding appliances. Ayan, may refrigerator tayo, may washing machine, may dryer, may gas cooker, 90 cm and 60 cm din po yun, mga pre. Ayan, si Robert Bosch, ayan, ang founder ng Bosch. So ayan, mga pre, ganun lang, hintay-hintay lang tayo ng customer dito. Ayan yung table natin. Ayan, ito yung trabaho natin dito sa Kuwait. Ayan, isa tayong salesman, sales associate. Ayan, mga pre, sa Tagalog, isa po tayong tindero. Ayan, layo po ano, ang course natin, HRM, pero napunta tayo sa pagtitinda, mga pre. Ayan, ganun talaga, or kung ano yung course na kinuha mo. Marami naman pong ganun, mga pre. Alam ko makaka-relate yung ibang mga OFW dito. Marami dito graduate ng 4 years teacher na andito, nagse-sales din, merong na caregiver, marami. Marami po yung mga course na kinuha nila sa Pilipinas, 4 years, 2 years, pero pagdating sa abroad, naiiba na linya eh. Minsan naman, yun yung linya na napuntahan mo sa abroad. Kaya lang, minsan parang may hinahanap ka, yung sahod, gusto mong umangat. So, kahit yung hindi related, ayun, hindi related dun sa course mo, yung trabaho mo, napapag-aralan naman natin yung mga pre, ganun lang talaga eh. So, lahat nakukuha sa pag-aaral. So, kahit hindi related yung course mo sa trabaho mo, so, lipat ka. Kasi, mas naandun yung opportunity, mas naandun yung mas mataas na sahod kumpara dito. So, nasa sa'yo na. So, ikaw yung magde-decide para sa sarili mo. So, mamimili ka. So, kadalasan ng mga OFW, ganon. Kaya, lumilipas sila, naghahanap sila ng mataas or kahit pa paano sahod na mas maganda kahit na hindi related doon sa trabaho natin or doon sa kurso natin dati. Ayan, gaya po dati. Ayan, dumating po tayo dito sa Kuwait, nasa restaurant tayo. Ayan, related po, fine dining restaurant, nasa, related tayo. Pero habang tumatagal po, syempre, naghahanap ka rin ng ayun, yung bracket ng salary natin. So kahit pa paano, umaangat.
ng konti-konti. Kasi kung mag-stay ka doon, medyo hindi eh. Hindi basta-basta. So, mas maganda yung lipat ka, mabigyan ka ng offer na mas maganda. So, grab mo na. Huwag ka na mamili. Kasi pag dito sa abroad, hindi pwede yung maarte, hindi pwede yung QC. Ilagan, go lang ng go. Kung ano yung pwede pagkakitaan. Kaya lang, minsan mahirap kasi mag-part-time eh. Mahirap isugal yung trabaho mo dito eh. Okay, sige, mag-part-time ka sa 3 oras, 4 oras, makapagtrabaho ka. Pero pag nahuli ka, one time, big time ka naman, mga pre, yan. So, pauwiin ka, bigla kang i-deport nila or, ayan, i-cancel yung kontrata mo kasi sila yung nagbibisa sa'yo, so may karapatan silang gawin yon. Kasi doon sa kontrata mo, nakalagay yun na bawal tayong mag- part-time. Hindi ko lang alam sa iba ha, hindi ko lang alam sa ibang company. Siguro pwede silang magpaalam na sir or ganyan na sir, baka pwede mag-sideline ako, pwede akong makiusap, na ganun, ganyan. So, ganun. Ganun po yung lakaran dito. Hindi ko po sinasabing lahat, nandito po ako sa Kuwait ngayon, pero mostly, ganun po yung kalakaran dito sa Kuwait. Ayan. Lipat-lipat, hindi kagaya dun sa iba. Medyo maganda nga din po dito kasi sa ibang lugar, sa Middle East. Yung iba, pagka binisaan ka ng isang kumpanya at may kontrata kasi na, sa kanila na 2 taon, kunwari 2 taon yan. Pag gusto mo lumipat ng trabaho, hindi ka basta-basta makakalipat ng trabaho. Kasi kailangan mo mag-exit. So, ibig sabihin, kung mag-resign ka doon sa kumpanya na pinagtatrabahohan mo na yun, kailangan mo umuwi ng Pilipinas. Mag-exit ka. Maghahanap ka ngayon ulit ng panibagong trabaho. Yun yung kahirapan sa ibang Middle East dito. Dito sa Kuwait, dito, kung pumunta ka dito ng may kontrata ka na 2 years, within 3 years na nagtrabaho ka doon sa kumpanya na pinagtrabahohan mo, yun po yung law dito sa Kuwait, within 3 years na nakapagtrabaho ka doon sa kumpanyang nag-hire sa'yo, kumuha sa'yo sa Pilipinas, pwede ka na mag-local hire. So, pwede ka na maghanap ng mga ibang kumpanya na napupusuan mo or sa tingin mo makakapagbigay sa'yo ng magandang opportunity, magandang income o kung ano man na sa tingin mo eh makakaganda para sa sarili mo. So yun, ganun po yung kalakaran dito sa ano, sa Kuwait. Hindi ko po alam sa ibang part ng Middle East, hindi ko po alam, pero sa Kuwait, ganun po. Ayun pa, yung isa pa yung kagandahan dito. As long na kaya mong gawin yung trabaho mo, kay anong edad mo, kay bata, matanda, kay maputi, maitim, basta wala silang discrimination sa ganun, sa edad. Hindi kagaya sa Pilipinas, ang kontrata, ang dami ko pong pinagtrabahoan sa Pilipinas, mga pre. Laging 5 months, 5 and a half months, or bago matapos yung 6 months, may endo ka, matatapos yung kontrata mo. So, parang, alam mo yon, sayang yung panahon na bakit ganun. End of contract, every 6 months. Parang hindi sapat eh, lalo na kung may pamilya ka. Okay yun sa mga kabataan. Okay yun sa mga wala pang pamilya. Tapos, maghanap ka ng trabaho sa ibang kumpanya. May age limit. Bawal ganyan, bawal ganon, bawal may tato, bawal yung maliit, bawal... Alam mo yun, may kanya-kanya silang requirements para doon sa trabaho na yun. Pero para sa akin, sana pagdating ng panahon din, mabago yun. Kasi, ana hindi sila tumingin sa ganun. Kasi sana mas maganda ang tignan nila yung pakayahan ng isang tao. Hindi yung base lang sa, uy, matangkad to, maliit yung isa. Kasi kung kayang gawin ng tao yung trabaho, kung kayang gawin ng matangkad yung trabaho niya, kaya din gawin ng maliit na to. Diba mga pre, ganun lang yun eh. Lang yung minsan hindi maganda sa atin, minsan... Ayan sa atin may discrimination eh. Ewan ko kung ano, buti nga ngayon. Ewan ko, na-approve ata yung sa Maynila, yung sa PWD na pinapayagang magtrabaho. So, maganda sana kung ganun. May proyekto yung gobyerno natin ng ganun at walang discrimination sa trabaho. Kung kayang gawin ng isang tao yung trabaho, bakit hindi? Give him a chance or give her a chance. Parang ganun, bigyan niyo sila ng chance para makapagtrabaho para sa pamilya nila, hindi yung... So, isa lang yun sa mga advantage kapag naandito ka sa abroad. Yun nga, gaya ng mga nasabi ko sa mga nakaraang video natin, mga pre, yung disadvantage dito yun lang talaga. Mabigat yung magiging kapalit.
mawawalan ka ng time sa pamilya mo, hindi mo sila makakasama. Oo, may messenger, may video call, kung ano-ano pa. Pero physically, wala yung appearance mo dun eh. Iba pa rin yung physically kasama mo yung pamilya mo. Mas may bonding kumpara dun sa video. Basta mahirap yung sitwasyon mga pre. Kaya kung magiging pag-a-abort kayo yan, kailangan buo yung loob niyo mga pre. Kailangan talaga ganun. Yun yung una sa lahat. Panginoon, dasal palagi. Hindi kayo magkakasakit. Tapos buo yung loob niyo. Para hindi kayo tamaan ng kung ano-ano sa isip nila. Homesick, kanyang ganun. Mahirap po. Pag tinamaan kayo ng ganun. Ura-urada, baka mamaya gusto niyo nang umuwi or mapunta pa kayo sa depression, yan, kakaisip nyo. So, yung mga pre, hanggang dito na lamang yung simpleng video natin at naikwento ko lang sa inyo, mga pre, yung experience ko dito sa Kuwait at dito sa, ayan, yung pinagtatrabaho natin. Ganun lang po yung takbo ng buhay natin, mga pre. So, ayan, kita-kits tayo, mga pre, at update ko na lang kayo sa mga ibang video pa natin. Yan. Salamat sa suporta at salamat sa panonood. Subscribe na din kayo mga pre, maliit pa yung bahay natin. Click nyo na rin mga pre yung notification bell para updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin. Salamat mga pre. So yun, shout out mga pre, ayan, magandang gabi. Araw po ng Miyerkules. Ayan po, May 4. Nakadating na po tayo sa bahay, oras po natin, 7 ng gabi po mga pre, ayan. Kain tayo mga pre, ayan. Pambansang pagkain ng OFW yan, noodles. Kumain tayo mga pre, samahan nyo ako. Oh, sarap. Sila mga pre, kanta ko. Ano? Kita nyo ba? Ay, noodles natin, nilagyan lang natin ng para medyo may gulay, nilagyan lang natin ng repolyo tsaka sibuyas, tsaka itlog. Ayun. Mga pre. Ako nakikita nyo yan, repolyo po yan. Medyo sinipuntahin ng konti mga pre, gawa ng medyo manghang sili. Ayan, kain tayo mga pre. Kain na ba kayo? Ayan, sila itong OFW dyan. Ayan. Relate ba kayo sa noodles natin? Ito yung kwarto natin mga pre. Hindi, ito lang ito. Ayan, naglalaban lang po tayo ngayon.
Yun. What's up mga pre? Nga pala mga pre, may isisingit lang akong video. Umuwi kasi ng probinsya si Mrs. sa Barangay Igig. Ayan, Cagayan Bali. Ayan po. Sa Tugigaraw, umuwi po si Mrs. So, nag-video-video po siya dun sa probinsya nila, dun sa lugar nila. So, pakitignan na lang po mga pre. Ayan. Binidyohan po niya yung lugar nila doon. Sabi niya, i-upload ko daw sa YouTube. So, ayan mga pre. Panoorin nyo. Sana po mag-enjoy kayo. Okay. Dito po kami sa aming probinsya ng Cagayan. At dito po kami ay mag-video po kami dito sa Pilipan. Ayan ang Pilipan. Mga tilapia. Dito, yan ang munting bahay kubo na gawa nila. Ala? Parang ano? Ayan, dito po kami sa kubo na gawa nila. Ayan, yan. Ito. Ito yung kubo. Kubo. At nandun yung bangka. Bangka. Ayan, yung bangka. Oh, bangka. Kita nyo, yung maliit na. Ayan, daming bibi. Ayan, daming bibi. Ay, pato. Duck. Ayan, ganda, diba? Bahay, yan yung bahay doon na may mangganda yung bunga. Napakaganda ng pitpan. Ayan. Kita nyo yung mga pre. Halaman nila. Ayan, dito sa probinsya ng Cagayan. Ayan yung mga bahay. Dito, daming mga bulaklak, halaman. Ayan, nag-aalaga ng manok si Doña Nida. Ayan yung mga halaman nila. Ayan, dito. O, oh, mo, buhay ng probinsya namin. Ayan, lagang manok. Lagang manok ng aking hipag, asawa ng aking kuya. O yan ang manok. O tapos dito naman, dito yung mga puno ng mga prutas, papaya. O yan, mga yaan. O yan, nung gwapo kong pamangkin, si Gabriel. O kaya, kita nyo yung mga manok na yaan. Ang daming manok, kalugbati. Ay, dito pala yung maraming alugbati, o. Oh. Ayan, ayan. Ayan, ayan yung mga yan. Ang aming probinsya. Cagayan, o. Ayan, alaga nilang baboy. Alaga nilang manok. O, malunggay. Dami nito. Ayan, mga puno. Mga kawayan. Alaman. Buhay po nila. Kita na po, mga pre. Ayan. Bahay ng ate ko, bahay ng kuya ko, mga pinsan ko. Ito naman po, mga
ng tubang preso. I've been dreaming on in my head like I've seen